Okay guys, so i-unbox natin itong rack na Dulos Gaming Case. So, panoodin nyo guys yung isang in-unbox natin na bakod na gaming case rin. So, nasa isang video natin. So, panoodin nyo lang. So, unbox na natin para hindi na natin patagalin. Yan, makita na natin kung ano itsura nitong Dulos na to. Yan, di ba? So, malaki siya guys na casing. Actually, 80x yung size nito eh. Kaya medyo malaki siya. So, unbox na natin. Tagal natin yung styrofoam. Careful guys ha, kasi tempered glass to. So, konting alalay. Baka makalimutan nyo na tempered glass to. Sayang, baka mabasag. Okay. Nando. Okay guys, so yung front niya, yan, tingnan natin. Mesh panel siya guys. Tapos yung material na iba niya is plastic and then metal. Okay, so tempered glass siya guys. Itong side na to. Tapos meron siyang power supply shroud. Okay, and then yung front niya guys, pwede natin lagyan ng tatlong 120mm na pan. So, yung side panel niya, metal. Okay, and then, yung ibabaw niya is, ito. Yung top niya, guys, meron siyang magnetic filter. And then, pwede nalagyan ng dalawang 120mm na pan. And then, dito sa panel niya dito is, meron siyang USB na 3.0, isang piraso. Tapos, may 2 pieces siya na 1.0, and then audio port, power button of course, and then yan, reset button, and then indicator. So yan, so solid indicator yan. Okay, so, dito sa back niya meron siyang pwedeng lagyan ng isang 120mm na pan, and then yan. So ito, meron siyang 6 na slot na PCI. So 2, 4, 6. Okay, and then yung power supply niya is standard size. Okay, so open natin yung kabilang side. Yan. So thumb screw rin yung ano niya. Yung pang-lock niya. Okay. So ayan guys. So doon sa pinaka-bottom nyo guys. Yan. So, dito sa power supply, malaki yung space niya. So, meron siyang lagayan dito ng HDD, ng hard drive, and then yung SSD. Yan. So, meron din siyang space dito guys for cable management. Yan. So, maganda to. Advantage to sa casing. Isa to sa mga magagandang casing kapag ka merong makikita kayo na malaking space for cable management. So, maganda yung ano niya, yung sa kabilang side. Okay. So dito naman sa kabilang side, so naka tempered glass siya. So careful guys kapag tatanggalin niyo 'to, baka dumulas pababa, basag. Check natin. Okay, thumb screw din guys. Yan. So hindi siya naka-pull guys na tempered glass, so hanggang dito lang siya. Kasi ito nasa baba is yung sa ano to, power supply shroud niya. Medyo alalay kayo siya pag magtatanggal kayo ng tempered glass. So, tempered glass guys. So, i-save ko lang. Baka mabasag pa natin. Sayang.
So ayan guys yung pinaka-loob niya. Yan. So ang size ng casing na to is sa para sa board is 80X and then micro 80X yung size na pwedeng ilagay natin sa na casing. So ito yung mga cable niya sa loob. Okay. So ganito lang sa slide guys. So simpleng-simple lang. Yan, napakagandang tingnan. Maganda yung ano niya guys. Yung quality. Maganda yung pinaka-design. Simple lang. Okay. So guys, so ito yung ano, yung casing na dulos. So, sa mga bibili nito, maganda siya, promise. Ito, naka-mesh panel yung front. Okay, so comment guys sa comment section natin kung ano yung kamukha nitong ano, casing na to. So sa akin kasi ang napansin ko yung kamukha nitong casing na to is yung ano, in-play na mature tree. Okay, so comment din kayo kung ano yung sa tingin ninyo na kamukha nitong casing na to. Okay, so simpleng-simple, ang ganda guys. Okay, so may kasama din siyang screw. Okay, so guys, hanggang dito na lang. So sana nag-enjoy kayo sa unboxing natin ng casing na to. So sana sa susunod na mga bagong casing is makapag-unbox ulit tayo. Okay, so thank you.